Revelation! Vanie Gandler affected sa mga bashers niya. Excited maging coach si Shaq. Pero bago yan mga Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para maki-update kayo dito sa ating channel. I was really lost. Yan ang tila ma-emotional na binitawan ni newest Cignal recruit Vanie Gandler sa kanyang intimate conversation with PVL analyst Carmela Tunay sa Kumu Live nito sa Volley Tambayan. Mahirap maging student-athlete sa Pilipinas, ngunit mas mahirap, lalo na sinasamahan pa ito ng mga toxic bashers at below-the-belt comments sa mga players at teams na hindi nagugustuhan ng mga fans. Ito ang bagay na hindi sikreto sa Pilipinas, ang presensya ng mga toxic people. First-hand mismo yung naranasan ni former Ateneo Blue Eagle Vanie Gandler. Ibinahagi ni Gandler sa Kumu Live interview kung paano siya naapektuhan ng mga bashers niya at kung paano niya rin nalampasan ang dagok na ito kung saan ginawa niyang motibasyon upang pag-usayan pa ang kanyang ginagawa. Nang matanong si Gandler tungkol sa kanyang most memorable moment sa UAAP, di nagatubili si Vanie na banggitin ang isang bad experience bilang most memorable moment. For me, it's my first year. I was the most bashed player that season, as in. Matatanda ang naiuwi ng Ateneo ang titulo noong season 81, ngunit sa katunayan, sa kanilang first game noong season 82, mataas ang naging expectation sa kanila ng fans. Pero natalo lang sila ng DLSU kung saan dito rin na nakatanggap si Vanie ng masasakit na salita mula sa mga fans. Ang matindi pa, hindi naman ini-expect ni Vanie na ganito kalala ang bashing sa Pilipinas laban sa mga sports figures. First game, Ateneo, Lasal, tapos I played my worst game ever. From there, I was super bashed. I get why? Because I played bad. Coming into college volleyball, I didn't expect this, the bashing. I didn't expect the mental side of it. I thought play lang. For a long time, I didn't know how to stand up from that. I was really lost. That year, I remember crying all the time. I was super lost. Nalampasan lang ito ni Vanie nang tumama ang pandemya at nakansela ang season 82 kung saan napagtanto niya na mas pagbutihin pa ang kanyang sarili at simulan na ring lunukin ang mga kritisismo upang mapagaling pa ang kanyang paglalaro. That Lasal game season 81 I couldn't watch for many years. The pandemic when I decided to move forward and be better, that's the first thing I did. I'm gonna watch this game, I'm gonna accept and move on from that. From there, I was able to accept criticism na. It helped me become who I am today, I helped build me. Nagbigay naman ng komento rito ang host at former Tigress na si Mela Tunay upang bigyan ng real talk ang mga bashers na minsan na rin nararanasan ni Tunay. As athletes, hindi naman tayo robot na palaging maganda laro mo. It doesn't make it valid for people to nasty words at you. Iba yung constructive criticisms eh, meron talagang below the belt dyan. Ibig sabihin lang nito, ang mga fans ang nagbibigay buhay sa volleyball pero may mga pagkakataon na sila rin ang pumapatay. Samantala, binurga naman ni Vanie na excited siya na mapa sa ilalim ni veteran coach Shaq de los Santos. Before joining the team, of course, I asked him in his expectations from me and I could really say that I could learn a lot from him. I've also heard a lot of things about him and I know he's a great coach. So I'm really excited to work under him. Mararamdaman kaya ni Vanie ang kaibahan ni Coach Shaq kay Coach O, gayong tulad ni Coach O, tila pinupuno rin ang bashing ang nasabing signal coach. So drought, mga Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to update on the coming videos.